Sa mga pamilyang umaasa sa biyaya ng karagatan, walang malalim na di sisisirin, walang lungga na di papasukin. Walang takot na di haharapin. Susuyurin ang lawak ng karagatan, may maihatid lang sa hapagkainan. Singpayapa ng hangin ang isla ng Palawi sa Hilagang Pilipinas, isang luntiang paraiso sa bughaw na karagatan. Pero may kakambal na peligro ang buhay sa paraiso. Araw-araw sa kanyang pagpalaot, kalahati ng katawan ni Gilbert nakasugal kay kamatayan. Anak ng isang maninisid, pangarap ni Gilbert ang makatuntong ng kolehiyo. Pero nang matapos siya ng high school, binawi ng dagat ang buhay ng kanyang ama. Ganun din ang kanyang mga pangarap. Sa edad na 17, si Gilbert ang tumayong ama sa kanyang mga kapatid. Simula na nung namatay yung father ko, mami, wala na kaming pagkukunan ng pagkain. Mm-hmm. Kaya... Tumigil ka? Tumigil ako sa pag-aaral. Pinilit ko yung sarili ko na... Nag-tender muna ako noon, ma'am. Tapos nung medyo nahihirapan na rin akong mag-tender, nag-training ako na mag-divers. Mm-hmm. Tapos nung medyo kaya ko nung mag-divers na ako. Mm-hmm. Pero hindi basta-bastang pagsisid ang ginagawa ng mga bata. Compressor diving ang tawag dito. Isang peligrosong uri ng pagsisid dahil ang hangin mo sa ilalim manggagaling lamang sa isang manipis na hose na nakakabit sa isang makina. Pag minsan man, pag yung hose mo, pag malakas ang agos, pag naisingat sa bato, tapos na bali, nawalan ka na ng hangin, doon po nakukuha yung mga tama, yung nakokuryente, yung nalulumpo, ganun. May mga namatay na ba dyan sa trabaho niyan? Mayroon, marami na rin po, ma'am. Isang madilim na lungga ang papasukin ng grupo ni na Gilbert. Dito raw nagtatago ang hanap nilang lobster o banagan kung tawagin ng mga taga-Palawi, isang uri ng lamang dagat na may matatalas na sungay. Sampu hanggang 30 talampakang lalim ang kailangan sisirin ni na Gilbert para marating ang lungga ng mga banagan. Nocturnal animals ang mga banagan, kaya sa umaga, nagtatago sila sa masisikip na lungga. Bakit ba mas gusto ninyo yung lobster kaysa sa pangingisda? Yung lobster kasi, ma'am, yun po, yung pang na... Pag nakakuha na po kami ng isa or dalawang kilo, mas marami na po yung kita. Pinagbibintahan namin kaysa sa isang balding isda. Kasi yung isda lang po, mas mura lang po siya. Yung lobster po, kahit mas mahirap siyang hulihin, mas mahal naman po siya. Sa ibabaw ng tubig, di maiwasang magkabuhol-buhol ang mga hose ng kompresor. Sumama ako sa pagsisid para makita ng malapitan ang peligrong pinapasok ng mga bata.
Hindi lang banagan ang hanap ni na Gilbert, namamana rin sila ng isda at anumang lamang dagat na maaaring pagkakitaan. Kumpara sa isda, mas mahirap hulihin ang banagan. Kailangan kasi buhay itong maidadala sa palengke. Talagang dadakmahin mo siya ng talaga sa kamay mo. Mm-hmm. Na hindi mo gagamitin yung pana na ipana mo sa kanya. Mm-hmm. At bawal din ho na masugatan yung lobster. Kasi pag nasugatan mm-hmm. ho yung lobster na ibebenta mo kay Manang Lina, hindi niya rin po kukunin kasi mamamatay din ho yun. Pilit kong sinundan ng mga bata sa kanilang pagsisid. Pero sa isang punto, napaatras ako sa takot nang pasukin na nila ang madidilim na lungga na halos kasya lang ang isang tao. Nakita namin minsan pumapasok kayo dun sa mga butas. Opo, ma'am. Oo, yun ba yung pinakadelikado? Opo, ma'am. Kasi pag pumasok ka naman sa mga butas, ma'am, tapos namatayin ka ng makina, hindi ka naman basta-basta makalabas, ma'am. Mm-mm. Tapos? Tapos, pag hindi ka nakalabas o host mo sumabit, medyo wala. Hindi ba magkakasabit-sabit yung mga ano ninyo, yung host nyo minsan? Oo ma'am, ganun po. Pag malakas po yung agos, halimbawa po malakas po yung agos, kung minsan po nasasabit po sa mga batuhan yung host namin, ang ginagawa lang namin po ma'am, tinatanggal na namin yung host, umaahon na lang kami. Umaahon na lang kayo? Opo, tapos tinatanggal na namin yung host ma'am. Para, kasi yung pag hindi mo tanggalin yun ma'am, yun yung papatay sa'yo. Mahigit isang oras na sila sa ilalim pero wala pa rin silang nakukuhang banagan. Kailangan nang makipagsapalaran. Sumuot si Gilbert sa ilalim ng isang malaking bato. Sinundan ko ang bata. Kumapit ako sa bato pero... Sa lakas ng alon, akala ko tuluyan na akong mawawalay sa grupo. Mabuti na lang at may kasama kaming divers mula sa Coast Guard. Mabilis akong nahatak sa mas ligtas na parte ng dagat. Gaano man kalakas ang agos, hindi tumigil sa pagsisid si Gilbert. Nagpumilit siyang pumasok sa kaloob-looban ng mga lungga, gaano man ito kadelikado. Maya-maya, nagbunga din ang kanilang sakripisyo. Mahigit 3 oras sa ilalim ng dagat ang grupo. Pero 2 banagan lamang ang kanilang nahuli. Hindi man umabot sa 1 kilo ang huli nila.
pag-uwi sa bahay, naghihintay ang pamilyang umaasa sa kanyang iuuwi. Ay, sino to? Sa dingding, nakasabit ang litrato ni Gilbert nang magtapos siya sa high school. Marami siyang pangarap, pero sa ngayon, pangarap muna ng mga kapatid ang mauuna. Ba't mas importante yung pangarap ng mga kapatid mo kaysa sa pangarap mo? Kasi po, mami, nauna na ako, mami, sila ay nandun pa lang sila sa mga elementary mo. Eh ako naman ang mas malakas, mam, kaya bata pa naman sila, mam, di... Tulong-tulungan lang, magtulong-tulungan muna kami mga magkakapatid. Ano dapat ba ang pangarap mo? Pangarap ko po sana, ma'am, magsiseman po sana. Pagkatapos ng high school? Kaso lang po, namatay naman na yung father ko, kaya hanggang doon na lang po yung kaya ko. Pag may sobrang kita, nagtatabi si Gilbert ng pera sa loob ng isang aparador. Umaasang balang araw, makakaipon din siya ng sapat para matupad ang sariling pangarap. May naipon ka na ba? Meron na rin, ma'am. Magkano na yung naipon mong pera? May 3,000 lang yan. 3,000? Hindi mo ginagalaw yun? Hindi po. Pagdating ng hapon, nakita kong muli si Gilbert sa dalampasigan. Dahil kulang ang nahuling banaga nung umaga, nagdesisyon ng grupo na pumalaot muli. Nangutang sila ng pondo para sa pagkain, kompresor at gasolina. Pero may dalang peligro ang gabi, habang lumalalim at habang dumidilim, lalong lumalapit sa sugal ng kamatayan ang mga maninisid. Nagtagal kami sa ilalim ng dagat, ng mga 2 hours. Tapos nakasalubong ako ng malamig. Malamig sa ilalim po. Parang nakakuan ako sa yelo. Doon nakuan po yung katawan ko. Tapos umahon na po kami. Pag-ahon ko po, hindi na po may galot ang mga katawan ko. Si Edmar ang isa sa pinakamahusay na maninisid noon sa Palawi. Ngayon, ito na siya. Lumpo, paralisado. Katunayan po, ma'am, marami na yung namatay dito sa amin sa paninisid lang. Pero wala pong magawam dahil yun po ang alam ko hanap buhay dahil hindi naman ako nakapagtapos sa pag-aaral. Kasama ni Edmar noon ang kanyang kapatid na si Ambong. Kwento ni Ambong, sumobra sa lalim ang kanilang sinisid. Medyo matagal kasi po, umabot kami ng 2 oras. Tapos, inulit na naman yung sinisira namin. Mga kwan din yun. 2 oras din. Kasi pangatlong beses namin na sinisid yun. Pangatlong sisid namin, medyo natagalan konti kasi maraming isda eh. Katapos, nung napulo na yung sinaya niya, yung paglagyan niya, umahon na siya. Tapos, pero di ba ang sabi kailangan yung pag-ahon, mabagal lang? Yes, ma'am. Oo. Eh, pero yung kuya mo? Mabilis siyang umangat yan, ma'am. Habang tumatagal sa ilalim ang maninisid, napupuno ng hangin mula sa kompresor ang kanyang dugo. Kailangang mailabas ang lahat ng ito bago siya umahon. Kung hindi, maaari itong makaapekto sa utak at magresulta sa kamatayan. Natakot ako para kay Gilbert, pero desididong sumisid ang bata alang-alang sa mga kapatid. Sumama ako sa pagsisid ni na Gilbert. Parang tinunaw na yelo ang lamig ng tubig. Pero higit sa lamig, mas malaking kalaban ang dilim. Aandap-andap na liwanag lamang ang gamit ng mga maninisid para pasukin ang lungga ng mga banagan. At dahil sa dilim, mahirap matansya kung gaano nakalalim ang iyong sinisid. Hindi ka ba natatakot na posible ring mangyari sa'yo yun?
Natatakot rin man pag minsan, pero yung mga iba nga ma'am, sobrang napaka ano pa nilang maglangoy, natatamaan ko. Kaya swerte-swerte lang siguro yun. Mm-mm. So paano yun kapag dinadapuan ka ng takot? Ano na lang iniisip mo? Iniisip ko na, ma'am, basta may kita ko kinabukasan, ma'am. May bibili ng pagkain. Makalipas ang ilang minuto, nakahuli si na Gilbert ng banagan. Dinadakma lamang ng mga bata ang mga banagan. Isang maling hawak, maaari kang matusok ng matalim nitong sungay. Depende kasi sa lobster na pangdakmo mo. Kung nakaharap po siya, obligado ho na matutusok ka. Kung nakatalikod po yung lobster, obligado din ho na hindi ka matutusok. Kasi yung tinik niya po, nakakuan po sa harap. Makalipas ang isang oras, napuno na ang basket ng mga bata. Akala ko tapos na silang sumisid, pero hindi tumigil si Gilbert. Kulang pa raw ang kanyang nakukuha. Lumipas pa ang 3 oras, hindi pa rin umaahon si Gilbert. Kinabahan ako, nasaan ang bata? Madaling araw na nang muli kong makita si Gilbert, puyat at giniginaw dahil nagpaumaga sila sa dagat. Marami ng tinderang nag-aabang sa bahay ni Aling Lina kung saan binabagsak lahat ng huli. Ano naman po ito? Ang rat po, ma'am. Ang rat. Si Aling Lina ang middleman at bumibili ng lahat ng nahuling isda at banagan ng mga maninisid. Ibibenta naman niya ito sa mas mataas na presyo sa mga tindera ng palengke. So si ate yung bumibili doon sa mga bata, nung mga nahuli nilang isda. Pagkabili na pagkabili niya doon sa mga bata, ito naman si ate at saka yung mga iba pang vendors dito. Sila naman yung bibili na sa kanya. E di syempre pag bili na sa inyo, may
dagdag na yon. Magkano yung dagdag nun? 10 pesos po. 10 pesos ang per kilo po. Ah, per kilo. Mahigit 40 kilo ang nahuling isda ng grupo ni Gilbert, pero ang binayad sa kanila, 2,000 piso lamang. Maya-maya, ipinasok na ang mga nahuli nilang banagan. ₱550 ang presyo ng kada kilo ng banagan, mahigit 4 na kilo ang nahuli ni Gilbert, kaya umasa ang lahat na malaki-laki ang kanilang kikitain. Pero nang inspeksyonin ng buyer ang mga banagan, ah, meron pong reject? Oo, ma'am. Tulad nito, patay na puton. Mga ganito pong classification namin. Lahat yan reject? Hindi, ma'am. Yung kanina, maganda. Ito pa rin ang classification namin, ma'am, dahil walang paa. Ah, walang paa. Kaya reject na yan? Oo, ma'am. Ito ang 150. Yung iba dyan, yun ang 550 per kilo. So, kapag reject na, magkano na lang binibili yun? 150, ma'am. Mahigpit na iniinspeksyon ng bawat isa, binibilang pati galamay, at kapag may kulang na isang paa, reject na kaagad ito. Kumita ang mga bata ng 4,000 piso para sa lahat ng isda at banaga na kanilang nahuli. Pero ng oras na ng bayaran. So magkano po lahat ng kinita nila? 4,179. Yung gross po nila yon. Kaso lang, meron ilalas silang... Ilalas natin yung konsumo po nilang nagastos nila sa... Yung gasolina, tsaka mga pagkain, yelo, 1,631. Magkano take home nila? Ito pa po ma'am, 2,548 po yung natira. Hahatiin pa po ulit yun ma'am. Magkano ang benta ninyo? Ang kinita ng mga bata, binawasan pa ng porsyento para sa kompresor at bangka. Sa huli, kumita ng tig ₱480 lamang ang bawat isa. Ang mga reject na isda naman, pinagparte-partehan ng mga bata. Pagkatapos ng magdamagang trabaho, sa wakas, makakapagpahinga na rin ang batang si Gilbert at makakapag-almusal na rin ang kanyang mga kapatid. Matapos ang magdamagang paninisid sa dagat, may almusal na sina Gilbert at kanyang mga kapatid. Habang kumakain ng iba, dumiretso si Gilbert sa kanyang espesyal na aparador kung saan itinatago niya ang mga ipon niyang pera. Ito po sa ilalim ng damitan ko. Saan banda? 3,000 piso na ang naiipon ni Gilbert para sa kanyang pag-aaral. Pero nang buksan niya ang aparador... Magkano yon? Di ba 3,000 yung naano mo, naipon mo? Apo ma'am, pero nahiram po ni kuya ko yung... Di ba 700 na lang? Nahiram po ni kuya ko yung iba. Pinambili ko ng pintura ng bangka nila tapos epoxy po. Ang 3,000 piso na susi sana sa kanyang mga pangarap, nabawasan na naman para sa kanyang mga kapatid. Parang natanggap ko naman na hindi ko na maaabot yung pangarap ko. Pero bakit ikaw ang magtatrabaho at magsasakripisyo at hindi sila? Kasi naaawa ko sa kanila. Hindi ka naaawa sa sarili mo? Hindi po.
sa mga batang umaasa sa biyaya ng karagatan. Walang malalim na di sisisirin. Walang takot na di haharapin. Isusugalang kahit na ano, pati ang pangarap, isasakripisyo. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.